Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So yeah, ito po ang ating general love reading for Earth Sign Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang na subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Ayan. At if you want to book a personal reading, meron tayo yan ha, pero hindi po ako, yung friend ko po ang open sa personal reading, Jing Tarot Reader. Search nyo na lang po siya sa Facebook. Ayan. Siya yung pwede magbigay ng personal reading sa inyong dalawa. So, mag-light lang ako ng Palo Santo. Para medyo ma-cleanse ang ating space before we start this reading for Earth Sign. Okay. Okay. Hopefully makuha kong energy mo ha, kasi hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng earth sign sa mundo. Alam naman po natin yan. Kung gusto mo, pwede ka nga magpa-personal reading. Ayan, sana mag-iwan ka ng likes and comments sa pinaka-video na ito. Nagpapakita ng malaking suporta sa akin. Maraming salamat po. Start na natin ang reading for earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Spirit guides, angel guides. For earth sign, please. What happened in the past for Earth Sign? Ano ang nangyari sa past ni Earth Sign? Please, Spirit Guides, Angel Guides. Past ni Earth Sign, please. Thank you. Okay, Earth Sign. Three of Vessels. Oh, maraming improvement. Pagdating sa person mo, nakakonect mo. Pagdating sa love, nakakakita tayo ng reconciliation dito. Ng pagkikita, pagtatagpo, pwede pagsasama yung iba. But, you know, with the King of Vessels, yung iba hindi lang pagsasama or pagkikita or pagtatagpo na yun. Nagkaroon din ng professional na usapin. Maybe in the past. And, in the past, nakakita tayo dito ng partnership, celebration. Pero, masyadong mabigat in the past. Kasi hindi alam, walang kasiguraduhan kung dapat na bang alisan itong connection na ito. Pwedeng hindi masyadong naging sigurado sa connection. And with the Seven of Arrows, nandito yung... Ang sakit eh, kasi yung isa dito binigay lahat. Nag-effort. Yung time niya, binigay niya, na pwede wala naman siya napala dun sa isa. So in the past, naging mahirap yung sitwasyon. Una naging masaya eh, pero nung bumalik na yung taong ito sa buhay mo, wala ka naman nakita sa kanya eh. Pwede nag-expect ka sa kanya, pero wala ka nakita sa kanya. Wala nangyari. Masaya lang in a way na bumalik siya, na hindi siya completely nawala na pala talaga sa buhay mo, na pwedeng dumating din naman sa point mo na parang wala na yata talaga. Pero nagkaroon ng something na parang kaya ka nag-hold on sa connection na ito dahil doon eh. Kailang masyadong mabigat. Somehow nasaktan ka nito person na ito, kaya parang yung iba sa inyo mas pinili mo na lang muna mag-move on, kalimutan itong person na ito. Let's talk about the present for Earth Sign. Present moment for Earth Sign, please. Taurus, Virgo, Capricorn. Ano ang present moment for Earth Sign, please? Taurus, Virgo, Capricorn. One last shuffle for Earth Sign. Thank you. The Six of Vessels is here. Continues yung reunion or reconciliation sa inyong dalawa. Pero nandun pa rin yung... For some of you, I feel like... May,
atong person mo, alam mo, hindi pa rin niya makalimutan yung nakaraan. May mga pag-i-struggle siyang nangyayari dito. Ikaw, nakikita natin, marami kang sinusubukan, marami kang, kumbaga sa buhay mo, kung ano man yung mga challenges, struggle mo sa buhay mo, pinupush mo lang eh. Maaring wala masyado ang attention mo sa connection na ito. But with the Nine of Stones, na-stress ka na kasi eh. Kumbaga, nasanay ka na lang dyan. Kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon, there's a lot of stress. Pero napakakalmado mo eh. But on the other hand, yung person na masyadong nahihirapan siya ngayon. Masyado siya nahihirapan ngayon. Pero may reunion, may reconciliation na nakikita tayo dito. So, I feel like kung may pagbabalik, nandun pa rin naman. Hindi pa rin naman na umalis ulit. Walang ganong energy. So, nandyan pa rin naman kayo para sa isa't isa. Ano emotions ng person mo for you? Earth sign. Anong emotion ng person ito para sa'yo? If there's a third party, nasasaktan siya sa third party situation na yan. Ayaw niya yan. Nakakita ko ng fleeing na word. Although wala yun dito. Yung umaalis, lumalayo. So pwede yung person mo lumalayo kasi nga. Masakit kasi sa third party. Nasasaktan siya regarding the third party situation. Kasi paulit-ulit yan yung sakit na nararamdaman ito person to. Gustong-gusto niya na i-cut off eh. Para ma-reveal na niya lahat sa'yo. Para masabi niya na lahat sa'yo. Ano may gusto niya sabihin? Okay, ang gusto niya sabihin is that we do have your girl with the snake. Clarify that. Yeah, the kisses. Kisses is all about unconditional love and affection. Gusto ka niya, mahal ka niya. Kaya lang, isa pa sa gusto niya sabihin, pwedeng gusto niya siraan yung person mo sa'yo na hindi naman niya magawa. Kasi, hello, ayaw naman niya na parang dating siya sa buhay mo tapos sisiraan niya yung person mo para sa sarili niyang, ano, kagustuhan or what. Pero maaaring gusto ka niya kausapin, gusto niya magkaroon ng transformation sa inyong dalawa. Pero hindi mangyari lahat ng yun eh. Kasi, mahal ka niya, in love siya sa iyo pero feeling niya parang siya na lang yung in love dito because of the boundaries sa inyong dalawa din dito nga sa third party. I don't know if you're already dealing with someone ha, pero yung reading is that may kakonect ka pang iba, may kakonect ka ng iba, pwedeng during the times na nawala siya tsaka dumating itong iba na ito. So what will happen in the near future for the both of you? Sorry, ano mangyayari sa near future ninyo ng person mo, earth sign? Earth sign, spirit guides, angel guides for the near future for earth sign, please. Ano ang near future for earth sign, please? Spirit guides, angel guides. Masyadong marami. Hindi ko yung kukunin. The Hierophant is here. Ten of Swords. Seven of Swords. Someone here is facing his or her karma in the near future. Hindi ko alam kung ikaw in your person, pero isa sa inyo ang haharap sa kanilang karma. So, ang karma dito is hindi another person, hindi love or whatever. Pero pera eh. Pwedeng may mag-i-end dito na may kinalaman sa pera. Tapos maraming mawawala sa kanya with the Seven of Swords. Tell me more about this in the near future. You know, yung iba sa inyo sabihin, ba't ang parang itong reading nung ending? Ayan o, the blasted oak. May pagbagsak dito. And then, we do have here the page of bows. So, nakakita ko dito ng mga messages.
messages regarding fertility. Pwede may ma-receive na message regarding pagbubuntis. Hindi para sa lahat yon. Pwedeng pagbubuntis naman ng kamag-anak or what. Kaibigan. Yeah, the Four of Arrows. Hindi ko kasi masabi sa inyo kung sino sa inyo yon ano. Pero kung sino dito yung hindi masyadong nagme-message or siya yung masaradong-sarado dito pagdating sa connection na ito, siya yung nakikitaan natin ng lumalayo siya pero nagkakaproblema siya. And then this person is facing his or her karma. Anong advice doon? The advice for you is the Ace of Pentacles. Actually, itong advice na ito ay hindi para sa'yo kung alam mong hindi ikaw ito na in the near future humaharap sa kanyang karma. This person na kailangan na humaharap sa kanyang karma is kailangan kasing i-embrace itong new beginning. Yun yung advice sa kanya. Sabi ko nga pwedeng yung person mo yun. And also, at the same time, we do have here the Emperor. I feel like kailangan niya magpaka-leader. Yun siya dapat masusunod. Yeah. And then, kailangan i-work out niya yung kanyang finances. Hindi pwedeng basta kumikita ka lang eh. Kasi dapat ang kita mo is yun dapat sobra-sobra na may pangluho ka pa. Huwag dapat siya makontento. Hindi niya pwedeng huwag mong isipin sa sarili. If this is you ha. Huwag mong isipin sa sarili mo na ikaw ay talunan. You have a lot of love here. So anyway, yun yung advice. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. Madam P TV, Verko Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all guys. Thank you for watching and bye-bye.